akong sinukuha ang kalaban o pagsubok sa buong buhay ko. At hindi isang baon lang ang magpapatumba sa akin. Kuya, ano ba? Paalisin mo nga yung aso. Kakagatin itong sumunong eh. Hindi, maamo mo naman itong si Jaguar eh. Kaya lang, biglang nabaliw mula nung nakita yung simuning. Maaring mabukulan mo ako. O ma-knockout. Pero sa first round lang yon. Kung hindi kita mawawasa, bubutasin ka nito! Bilang na ang mga nakasara mong araw, Baon! Makikita ko na rin ang loob mo! Ano ba kasi yan nakuha, kuya? Ang tapang-tapang! Di, ganyan na naman talaga yung asot pusa, di ba? Mortal na magkaaway. Itago mo na lang kasi ang pusa mo! Hindi ito tinigil eh! Owl! Ah! Ano nangyari? Napeke mo ako! Extension lang ang katapat mo. Ito kailangan ko. Eh, Poy! Jewel! Kaya ba nagpapasok ng pusa rito? Muning! Jaguar! Muning! Jaguar! Muning! Jaguar! Kuya, anong nangyari kay Lola? Iyan yata yung mga usong hairdo ngayon sa matatanda eh. Pero, asan si Jaguar? Nga. Muning! Jaguar! Muning! Kuya, nawala. Halika, tingnan natin. Mali! Askan, halika po tayo. Arkan! Nabubulabog ka na naman ng gubat. Gabi-gabi na! Narinig niyo yun? Nagsasalta sila. Hindi, kuya. Nakakaintindi lang tayo ng salita nila. Hindi naman ako nabubulabog. Gusto ko lang iparinig sa'yo ang aking inaasam-asam na nakita ka. Ganon din ako, Arkan. Mahal kita. At mahal na mahal din kita. Aso at pusang nagmamahalan? Kailangan ako nakakita ng ganyan, ah. Ganda nga panoorin, kuyo. Ang sweet-sweet nila. Ano yan, Arkan? Quintas, simbolo ito ng pagmamahal ko sa'yo. Narinig mo ba yan, Arkan?
ang aso ng gubat. Halika na tumalis na tayo, baka mapano pa tayo dito. Elsa! Nandirito ka lang pala. Buong maghapon na kitang hinahanap. Bakit, Usran? Ano yun? Pinapatawag ka ng iyong ama. Ganun ba? Ano na naman kaya ang kailangan ng mahal nating pinunong Aleyo? Sige, Arkan. Eh, hindi na naman mapakali ang aking ama. Gusto na naman niya akong makausap. Iiwan mo na naman ako. At kalungkutan na naman ang aking mga kasama. Bakit ba kasi hindi pa tayo tuluyang magsama? Huwag mong dadaanin sa matatamis na salita si Ersa. Hindi siya tulad ng mga kalahi mong asong madaling malinlang ng iyong dila. Halika na. Hinihintay ka ng iyong ama. Gusto ko lang malaman kung totoo nga ang balitang umiibig ka na. Sino may sabi niyan? Gusto kong aminin mo kung totoo. Pabulaanan kung hindi. Ikaw ang paniniwalaan ko. Kung ganon, dapat nyo nang malaman na may nagmamayari na ng aking puso. At ito ba ang asong si Arkan na anak ng pinuno ng lahi nilang si Tierra? Oo, siya po. At kung inyong mamarapatin, binabalak na namin magsama. Kilalang mapaglaro sa puso si Arkan. At isa pa, magkaiba tayo ng lahi at paniniwala. Hindi dahilan ang pagkakaiba ng ating lahi sa dalawang hayop na nag-iibigan. Hindi tayo magkaaway, Usran. Kung talagang nagmamahalan sila, pabayaan na natin. Maaring magkaiba tayo ng lahi, ngunit walang dahilan para magalit tayo sa mga aso. Maraming salamat, mahal kong ama. Tila napapadala sa pag-alulong mo ngayon, Arkan. Baka naman isipin ng iba na nasisiraan ka na ng bait. Kung ang kahulugan na magmahal ay masiraan ng bait, marahil nga ina, umiibig ako. Ano bang meron ng pusang yan na hindi mo nakita sa ating kalahi, anak ko? Lambing ng kanyang tinig at kabutihan ng kanyang kalooban, ina. Mukhang nabago na talaga ng pusang yan ang pagtingin mo sa pag-ibig. Pag-ibig na walang kinikilalang lahi. Hindi naman ako tumututol, anak ko. Kung sa tingin mo ay magiging inspirasyon sa'yo ang pagmamahalan ninyo, humayo kayo. Ibinibigay ko sa'yo ang aking basbas. Maraming salamat, ina. Naririnig kita, aking mahal. Huwag kang mag-alala. Habang buhay na tayo magkakasama. Kanya ba talaga umibig ang mga aso? Hindi ako makatulog. Alulong na alulong to si Arkan. Ingit ka lang eh. Ano nga kaya ang magiging anak nila kung naging mag-asawa ang aso at pusa? Aso, pusa, pusa, aso, puso, kapuso. Anong ginagawa mo dito? Sigurado ka na ba sa iyong pag-ibig sa aso? Bakit ba galit na galit ka kay Arkan? Ano bang ginawa ng kanilang lahi sa atin? At mainit ang dugo mo sa kanila? Dahil inagaw niya ang aking iniibig. Mga kuting pa lang tayo, minahal na kita. At hindi ko matanggap na hindi isang kalahi ang iyong pinili. Ersa, mahalin mo rin ako. Huwag mo akong utusan. Wala akong pag-ibig sa'yo. Si Arkan ang mahal ko. Kaya patawad, Usran. Kawawa, pusa. Busted. Talo aaso. Naku. Kaya nga ba nagkaaway ang aso at pusa dahil sa kanila? Oo nga
Pero parang nabasted lang si Uzran. Away na? Forever? Sa akin man gawin yun. Basta din ako ng pusa, ganun din ang gagawin ko. Bad ka. Sige na, Arkan. Talo na. Kailangan natin ng mga kain para sa pagdiriwang ng pag-isa dibdib nyo ni Ersa. Teka, hindi ba dapat kaya nagsisilbi sa akin bilang anak ng isang pinuno nating lahi? Pero tama si Arkan. Kaya dapat ang nagsisilbi sa kanya. Hindi. Nagbibiro lang ako. Bilang ng anak ng ating pinuno nating lahi, ako dapat ang sisilbi sa inyo. Paya ka, Shelo, no? Hunggay ka talaga eh. Ba't kaya hindi nila ikaw humuli ng isda para sa atin? Hindi huli ako. Ba? Manakaula! Magsitahimik na kayo! Ang iingay ninyo ah! Pagpaumanhin mo kaibigang Uzran, nagkakasayahan lang kami dahil sa nalalapit namin pagsasama ni Ersa. Halika't, saluhan mo kami. Iwan mo nga ako! Ano mo, hambog ka talaga. Na huwag mong ipapamukha sa akin ang kayabangan mo. Hindi ka nababagay kay Ersa. Isa kang hangal na aso. Kaya magsama na kayo ng mababaho mong lahi. Huwag mo itadamay ang lahi ko sa galit mo. Pwes, kumanda kang ipaglaban niyang lahi mo. Tama na! Di dapat kayo nag-aaway! Malapit na magkaisa ang inyong lahi! Pareho namin mahal si Ersa. Handa ako mamatay alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Sinong may gawa nito? Natagpuan po namin yan rito. Bago pa man po yun nangyari, ang sabi po sa amin ng ibang hayop ay nag-away sila ni Arkan. Malamang si Arkan ho ang may kagagawan niyan. Huwag nating pabayaan makalagpas ito, mahal na pinuno. Kung ang isang matapang na namumuno na kawal ng ating lahi ay ginanito, paano pa kaya ang pangkaraniwang pusa? Kailangan gumanti tayo. Kundi, umpisa na ito ng pang-aapi sa ating lahi. Kailangan managot si Arkan. Hindi magagawa ito ni Arkan. Ngunit marami nakakita ng pangyayari. Sino ba bang maaaring gumawa nito? Mahal na pinuno, ano ang ating gagawin? Hanapin niyo si Arkan. Dalhin niyo siya sa akin. Patay man o buhay! Ama! Bawiin mo yung inutos! Huwag kang makialam dito! Hindi maaaring makita ang kahinaan ng mga pusa. Dito nakasalala yung kinabukasan ng ating lahi. Buhay ang kanyang kinuha. Buhay rin ang kapalit niyan. Huwag mong gamitin yung puso mo. Arkan? Arkan, nasan ka? Arkan! Ersa! Ersa! Totoo ba ang sinasabi nila na ikaw ang pumatay kay Uzran? Nagkasagupa kami pero hindi ko siya pinatay.
Hindi ko kaya manakit ng kalahi mo, mahal. Sa totoo nga, pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Sila ang nakakita ng lahat ng pangyayari. Sino sila? Mga kaibigan ko sila. Si Epoy, si Jewel at si Restore. Oo! Oh, totoo ang sinasabi ni Arkan. Si Rexter pa nga po ang umabot sa kanila eh. Siyempre naman. Make peace, not war. Ika nga. Kung ganun, kailangan mo muna magtago dito. Inuutos na ng aking ama ang iyong kamatayan. Huwag ka mag-alala. Aalamin ko kung sino'ng totoong pumatay kay Uzran. Kakusapin ko na rin si ama. Susundin ko kung gusto mo aking mahal. Pero huwag ka mag-alala. Iingatan ko ang sarili. Ginagawa natin sa gitna ng gubat na to. Dito daw natagpuan ang katawan ni Usran. Katawan? Ibig sabihin ni Multo, napong delikado. Ano bang ginagawa talaga natin dito? Naghahanap tayo ng ebidensya para malaman natin kung sino talaga ang pumutay sa kanya. Para hindi pagbintangan si Arkan. Ganon? Ano kaya kung tayo ang maghanap kay Usran? Kasi alam nyo, ibang putong ko sa lugar na to eh. Parang medyo nakakatakot. Ano yun? Hindi ano? Si Lola? Si Lola? Si Lola ma! Lola! Lola! Ano? Lola! Si Lola! Ano ba yun? Lola! Ano? Lola! Si Lola! Lola kayo ng Lola! 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 Lola kayo ng Lola! Ito Lola nyo! Si Lola! Kaso! Takbo! Ang tawa na daanan! Umakit na lang tayo ng puna! Umakit ang puna! Hindi ako akit ang puna! Baka malaglag pa ako! Sige na! Binis na! Hindi! Kayo lang! Akit na lang ang puna! Joel! Ang bahala dito! Bahala na! Lola! Rexor! Rexor! Ganyan mo! Lola! Lola! Ano? Ano? Masakit? Sakit! Aray! Yung parents mo! Kuryente! Lola na! Ano ba ngayon? Rexter! Rexter, talo na nga siya! E paano naman kami makakababa ngayon? Oo nga! Nakakit kayo eh! Matuto kayo bumaba! At simula ngayon, kanya-kanya na tayo! Daya mo! Daya, natalo ko nga to! Ama, saan kayo pupunta? Alam na namin ngayon kung nasaan si Arkan. At alam kong alam mo rin, bakit mo siya tinatago? Walang kasalanan si Arkan. Hindi siya pumatay kay Usran. Tumigil ka! Binubula ka ng iyong pag-ibig. Tayo na! Wag! Wala siyang kasalanan. Hindi ko hahayaang patayin niyo siya. Itali siya! Ama, mawawa ka! Ano siya sasaktan, ama! Ama! Persa, ngayon pala namumulila na ako sa'yo. Pusa! Takmayin yan! Ersa!
Ersa! Ersa! Ersa! Ersa! Ersa, ba't nakatali ka? Bilisan niyo, kalagay niyo ako. Nasa panganib ang buhay ni Arkan. Alam na namin kung sino ang pumatay kay Usran. Ang oso. Kung ganon, kailangan malaman ng aking amang katotohanan bago pang mahuli ang lahat. Ama! Anong ginawa ko sa kanya? Ang oso ang pumatay kay Usran! Hindi siya! Opo. Totoo po ang sinasabi niya. Wala pong kasalanan si Arkan. Pati nga po kami, muntik na pong matulit kay Usran eh. Arkan! Huwag ka namiyak. Basta lagi mong tatandaan na mahal na mahal kita. Arkan! Hindi ko na kaya mabuhay nang wala ka! Ersa! Resto, sundan mo! Oo nga! Ersa! 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 Wala pong may kasalanan sa nangyari. Nagkamali lang po ang lahat. Nagsisisi po ang mahal na pinulong Aleyo. Pati si Ezra, wala na rin. Makinig kayong lahat. Tandaan ninyo ito. Simula sa araw na ito, wala ni isa mang pusang makaliligtas sa ating mga paningin. At makaliligtas sa pangis ng ating mga pangil. Isinusumpa ko ito sa ngalan ng aking anak. Magmula ngayon, magkaaway na mga pusa at aso! Case na galing na pulot ko. Sige, bago mo. Hindi pa dalos-dalos sa paggawa ng desisyon, lalo sa mahalagang bagay. Kundi, maaaring mangyari ang mali ay hindi na matuwid kailanman. Oh, parang malungkot ka. Namimiss ko na kasi si Loli. Di ba, Kuya? Dati nag-aaway tayo, tapos sinasabi niya sa atin, para daw tayong aso at pusa. Dahil sa kanya, nagkabati na tayo. Huwag kang mag-alala, Jewel. Malalaman na natin kung nasaan ang lola. At may ibabalik na natin siya. Jewel! Alam mo ba yung mga bata wala pang 16 years old? Hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila, o guardians nila, o family members nila sa family business nila. Eh, paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Meron-meron din dapat Working Child's Permit. Meron pa palang ganun. Eh, saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Lito na, Kuya.